Isang mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa darating na linggo, ikawalo ng Setyembre, ipagdiriwang ng Cultural Center of the Philippines ang kanilang ikalimampung anibersaryo bilang pangunahing tanghalan at tahanan ng sining at kultura sa ating bansa. Bilang pakikisa ng art to art sa mahalaga at makasaysayang pagdiriwang na ito, sama-sama nating gunitain ang ilan sa mga ginintuang alaala ng CCP at alamin kung paano tayo maaaring makibahagi sa mga espesyal na kaganapan na inihanda para sa buong taon ng selebrasyon. Kaya't huwag kayong aalis kalahating oras ng masayang kwentuhan ang naghihintay sa ating lahat kasama ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Chris Millado. Dito lamang po sa Art to Art. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Ang Cultural Center of the Philippines ay ang pangunahing institusyon para sa pagpapalawak ng sining sa Pilipinas. Nilikha ito sa bisa ng Executive Order No. 30 na ang layunin ay itaguyod at pangalagaan ng sining at kulturang Pilipino. Ang pagbubukas ng CCP noong 1969 ay naging hudyat ng pagkakaroon ng isang permanenteng tahanan para sa sining sa ating bansa. Sa loob ng 5 dekada, ang CCP ay patuloy na gumagawa, nagtitipon at nagtatanghal ng mga obra sa musika, sayaw, teatro, sining biswal, panitikan, pelikula at disenyo mula sa pinakamahuhusay na alagad ng sining sa loob at labas ng Pilipinas. Kabilang din sa mga artistic programs nito, ang pag-oorganisa ng mga festivals at exhibitions, ang pagpapalaganap ng cultural research at outreach programs, at ang pangangalaga at paglalathala ng iba't ibang material na may kinalaman sa sining at kulturang Pilipino. Sa kasalukuyan, may 9 na resident company sa CCP, ang Ballet Philippines, Philippine Ballet Theater, Tanghalang Pilipino, Ramon Ubusan Folkloric Group, Bayanihan, Philippine National Folk Dance Company, Philippine Philharmonic Orchestra, UST Symphony Orchestra, Philippine Madrigal Singers, at ang National Music Competition for Young Artists Foundation, na regular na nagtatanghal ng kanilang mga season productions bukod sa pagbibigay ng iba't ibang workshops at outreach performances. Maliban pa sa iba't ibang tanghalan at bulwagan nito na mahahanap sa gusali ng teatrong pambansa na matatagpuan sa CCP Complex Manila, kabilang din sa mga performance venues ng sentrong pangkultura ang Tanghalang Francisco Balagtas, na mas kilala bilang Folk Arts Theater, ang National Arts Center sa Laguna, at ang mga satellite venues na Angelo King Center para sa Performing Arts sa Alabang at Asumpta Theater sa Antipolo. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Cultural Center of the Philippines. Kasama po natin ang Vice President and Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Ginoong Chris Millado. Chris, welcome back to Art to Art. Maraming salamat at hindi kayo nagsasawa sa pag-imbita sa amin. Pangilang guesting mo na dito sa Art to Art? Hindi na natin bibilangin, no? Pero at the same time, Chris, parang sa aking palagay, wala sigurong Filipino artist ng mga panahon natin na hindi nagkaroon ng maski na maiksi lang na kaugnayan sa CCP. You know, for me, maski just as a member of the audience or actually a participant sa entablado, sa isang exhibit, sa, you know, you are a part of the CCP. Tama. You know, your artistic life, your artistic journey is, you know, the CCP is always a part of that. I remember ang unang-una kong napanood sa CCP nung araw was the performance of Martha Graham.
At hindi ko makakalimutan yun kasi nasa orchestra kami. Siyempre, sabi ng nanay ko, mahal-mahal ng ticket. Pero nakatulog ako kasi nga bata pa ako nun. Ikaw, do you what was your first recollection ng CCP? Oh. Oh my goodness, hindi ko alam mo pwede kong sabihin dito sa programa sabihin mo. Sabihin mo na. Pero believe it or growing not, kasi up, growing up. Nandun ako ngayon. During the time, I was at the UP, still mm-hmm. studying to be a theater director's theater program. Mm-hmm. Pero yung pinakaunang kong recollection of being at the CCP complex is nagde-demonstrate ako sa harap ng CCP na may placard. Ay, talaga? Oh, wow! Okay. Yun ang unang mong recollection ng CCP. Dahil nagkaroon ng parang folk arts theater pa noon ang pinuntahan namin. Mm-hmm. Dahil merong parang beauty contest nangyari doon. Okay. During that time, parang sinasabi namin mga aktivista ng mga estudyante mm-hmm. na kailangan siguro tuunan ng pansin hindi lamang yung beauty contest kundi yung ating natural resources na noon ay tiningnan namin pinagsasamantalahan ng pakiramdam namin ng mga foreign na mga exploiters. Mm-hmm. Kaya nagkaroon kami ng maliit na palabas sa harap mm-hmm. ng Miss Young International ata yun, okay. yung palabas. Uh-huh. So, believe it or not, ang kasama ko doon, sina Bart Gingona. Oh, wow! Talaga? Nagbihis. Ano kami? Nagbihis na Miss Young. So, kasama ba ito sa history ng 50 years ng CCP? Oo, natin yan. Kasi ang magandang tingnan natin, yung CCP kasi ay hindi naman hiwalayan sa pangyayari sa buong bansa. Totoo. Hindi ba? During Totoo. That time, although it stood for the best, parang the sanctuary of the Filipino soul, ika nga ng founder na si Imelda Marcos, eh marami ding naman nangyayari sa paligid nito mm-hmm. na iba pang mga sining at kultura na at some point din naman sa kasaysayan ng CCP, I found its way then in the mm-hmm. halls of CCP mm-hmm. and performance. Pero hindi ko kinakaila na merong ganong klaseng relationship din ako sa CCP noon. Mm-hmm. So it's ironic nga mm-hmm. na at this point I find myself then managing the CCP and mm-hmm. being part of its program. Mm-hmm. In terms of shows naman, I remember the very first shows I would always patronize at the CCP, mm-hmm. yung kay Rolando Tino pa noon, yung mm-hmm. kanyang Teatro Pilipino. Mm-hmm. Sinusundan ko talaga yung kanyang mga palabas, especially yung kanyang mga translations ng mga classics. Mm-hmm. At okay. Doon ko nakita yung una kong mga production ni Shakespeare na okay. in Tagalog, mm-hmm. yung mga Western na mga playwrights na mm-hmm. written in Tagalog. Mm-hmm. Napakalakas ng naging epekto nito sa akin bilang scholar of mm-hmm. Philippine theater. Mm-hmm. Okay. Bilang manonood dito. Bilang manonood. Bilang in your own bilang performing artist o kaya you know director your own artistic journey with CCP. Kailan ito nagsimula? And the very first production na matatawag ko ay CCP production na nakasali ako ay yung ginawa na ni Cora Inigo na mm-hmm. choreography mm-hmm. na based on Sisa. Mm-hmm. Ang Sisa na dance piece niya ay ginawa niya sa pamaraan ng Mo mm-hmm. o Japanese theater. Mm-hmm. So kami yung kinuha na talents mula mm-hmm. sa UP na okay. mag-chant in the No style na uh-huh. siya namang nilapatan niya ng sayaw. Ah. So I remember a recording session that happened sa loob ng main theater kung mm-hmm. saan ni-record yung mga boses namin para mm-hmm. gamitin ni Cora for mm-hmm. Completing her piece mm-hmm. on Sisa. Wow. So after that, yung next ko naging engagement with the CCP was na as a stage director. Okay. Mm-hmm. And I did quite a few plays for Tanghalang Pilipino. Mm-hmm. Yeah, I think starting 1986 onwards. Mm-hmm. Then under pa the artistic directorship of Nonon Padilla noon. Mm-hmm. So nakapag-direct ako ng ilang mga dula mm-hmm. sa mm-hmm. Tanghalang Pilipino. Mm-hmm. Okay. Just for the sake of our listeners na hindi pa alam ng yung mga yung listahan ng resident company mm-hmm. sa CCP. Let's name them. Of course, it's meron tayong tinatawag na resident companies uh-huh. Sa nandoon ang Tanghalang Pilipino. Nasa para sa ating mga theater. Mm-hmm. Nandoon yung para naman sa sayaw, nandoon ang Ballet Philippines at saka Philippine Ballet Theater. Mm-hmm. Sa orchestra naman may dalawa tayo, yung Philippine Philharmonic Orchestra mm-hmm. at ang tinatawag natin na training orchestra. Ito yung mga estudyante na nag-aaral bilang mm-hmm.
maging instrumentalist, ito yung UST Symphony Orchestra. Mm-hmm. Okay. Meron tayong Philippine Madrigal Singers, mm-hmm, na sa pag-awit naman yon at mm-hmm choral singing. Nandoon ang meron tayong isang merong dalawa tayong folk dance companies, mm-hmm, no? Yung Bayanihan Philippine National Folk Dance Company at saka yung Ramon Obusan Folkloric Group, mm-hmm, no? Andoon ang competition. Mm-hmm. This is the only competition na resident company, itong National Music Competition for Young Artists. May nakalimutan ba ako? Yun na yun ata lahat. Lahat na yon. Mm-hmm. Okay. So ikaw naman, how many years have you been serving as our artistic director? I've been serving as artistic director siguro mga ano pa lang, I'm going into my sixth year. Mm-hmm. Pero nasa CCP ako for more than 15 years. Mm-hmm. Na doon mm-hmm ako muna nag-umpisa sa Performing Arts Department kung mm-hmm saan pinamunuan ko yung programming ng lahat ng performing arts mm-hmm scene. Mm-hmm. Ngayon but ngayon bilang director pang-artistiko ng Sentrong Pangkultura, mas malaki na yung saklaw, no? Pati na visual arts, mm-hmm, museum and galleries, mm-hmm, literature, mm-hmm, at iba pang art forms. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm sure busy ka ngayon. Lalo medyo na, it's like 8 days till opening night. Kasi September 8, ang yes, this coming weekend na yung ang umpisa. Very, very first day ng yes pagbukas ng CCP. In 1969. 50 yeah years ago. It marks the 50th founding anniversary ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Mm-hmm. And in fact, as you said, busy, dalawang taon or tatlong taon na namin pinagpaplano mm-hmm ito leading mm-hmm up to next week. Yes. Yeah. So we are very excited kasi ito na yung itong September tinatawag namin na Golden Month kasi mm-hmm ito talaga yung epicenter ng celebrations mm-hmm for our 50th anniversary. Wow. I'm sure it's very exciting, pero we'll talk more about that later. Let's go back to CCP's original vision. I mean, it sounds simple, but mm-hmm it is quite profound. Art matters in the life of every Filipino. Mm. So paano ninyo isinasabuhay ang inyong program sa inyong mga programa? It's as you said, a very very lofty mm-hmm ideal, no? Mm. Especially seeing na there are 7,100 islands mm-hmm and there are more than 100 million Filipinos. Paano yes kaya natin maging ma-reach yung every Filipino mm-hmm na yan mm-hmm with mm-hmm like a very minuscule budget. Mm-hmm. Yes. Okay. So ang pinaka main ano natin siguro pinaka main strategy ng CCP is mm-hmm its outreach. Mm-hmm. Ibig sabihin, bukod sa pagpapalabas sa loob ng CCP mm-hmm ng may mga festivals tayo who mm-hmm tries to throw a wide net out there. So we make sure na meron tayong at least one festival going on once every 2 months. Mm-hmm. Kasi as you very well know, festivals have a way of appealing mm-hmm sa napakaraming tao. No? Mm-hmm. At saka all across different generations mm-hmm and different sectors. Mm-hmm. Yun yung isang pinaka-main. Mm-hmm. Pangalawa yung outreach. Ibig mm-hmm sabihin, dadalhin natin yung mga palabas hindi lang sa loob ng CCP, kundi sa iba't ibang rehiyon. Mm-hmm. Kasi what we found out is kung pinadala namin kunyari isang yung PPO sa mm-hmm region mm-hmm sa isang palabas lang as many as 7,000 to 10,000 attend just one show. And alam mo yan when you bring Bali Manila no yes sa probinsya mm-hmm daming mm-hmm taong pumupunta talaga. Mm-hmm. So outreach is one of the main strategy para talagang maabot yung napakarami. Pangatlo ang paggamit ng tinatawag natin na technology. Mm-hmm. So, okay, gumagamit na rin tayo ng live stream, mm-hmm, gumagamit ng art online, mm-hmm, na kung saan yung ating mga teachers, artist teachers, mm-hmm, nag-sharing ng kanilang expertise sa loob ng classroom, pero mm-hmm ito'y live mm-hmm na hinahatid sa iba't ibang classroom sa buong kapulungan. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ito yung paraan in terms kung saan pwede tayo umabot. Mm-hmm. One classroom at a time yes hanggang sa maabot natin yung gusto, uh-huh, yung panaginip na maabot lahat talaga. Uh-huh. Okay. Hindi ko talaga makakalimutan yung experience ko as the first artist in residence of the CCP noon panahon ni Bing Rojas. Mm-hmm. Na nag-participate ako sa outreach mm-hmm and namangka ako nag-jeepney namangka at saka nag-eroplano mm-hmm basta lahat ng all the modes of transportation tapos tricycle ata
in order to go to the next performance venue for ano, talagang yung outreach is, it's a very strong part of CCP's programs, no? Oh. At saka hindi lang yung richness at saka fulfillment nangyayari mm-hmm. sa audience na nanonood. Sa mm-hmm. artist din mismo. Oh, yes. Kasi yung artist mismo natutunan mm-hmm. kung ano talaga yung pulso ng masa, mm-hmm. yung pulso ng sa region, yung mm-hmm. pulso ng karamihang mamamayan na mm-hmm. hindi nagkaroon ng pagkakataon na pumunta dito sa Maynila mm-hmm. at manood sa loob ng ating CCP main mm-hmm. building. Mm-hmm. At hindi lang yun, nakikita din mismo yung local culture mm-hmm. and mm-hmm. local expressions. Yes. Na at some point kuminsan very humbling no for mm-hmm. our artists dahil nakikita nila kung na sa mga lugar na hindi inaasahang merong umuusbong na sining mm-hmm. ay doon pa yung pinakamayamang kultura Totoo. Nagkakaroon. Totoo. Okay. So hindi naman natin masasabi na siyempre sa pagpalit ng bawat administrasyon nagkakaroon ng pagbabago sa CCP din no dahil it's a government run government funded organization. So ano ang masasabi mong mga pinakamalaking pagbabago sa pamamalakad ng CCP over the last 50 years, especially with the change in administrations? I would say siguro yung nangyari noong 1986 na nagpalit ng administrasyon, ang pinakamalaking pagbabago ay tinatawag natin yung democratization. Mm-hmm. Ibig sabihin pagbubukas ng pintuan ng CCP, hindi mm-hmm. lamang sa mga established groups mm-hmm. no? at sa mga established artists, mm-hmm. kundi rin pagbubukas nito sa regional groups. Mm-hmm. At tinatawag natin yung mga peripheral groups yes. na noon ay hindi na isali sa CCP mm-hmm. for one reason or the other. Mm-hmm. Yun yung isa. Ang pangalawa siguro ay yung pagtutok sa natatawag natin later on, no? Pagtutok doon sa yung cultural complex mm-hmm. development plan. Mm-hmm. Walang naitayo sa CCP grounds mm-hmm. since it was established 50 years ago. Mm-hmm. Bukod dun sa main building na nakikita natin ngayon. Okay. Kaya ngayon, we're fortunate na yung current, the past administration at sa current administration, both agreed mm-hmm. na ipagpatuloy na tawag ng pagtatayo ng mga bagong art buildings or mm-hmm. art-related performance buildings dito sa loob ng complex. Mm-hmm. Na in fact, we will be inaugurating yung mm-hmm. black box natin in yes, October. Yes, it's just across the street yes. mula sa studio natin. Tapos we're breaking ground sa two new more buildings, mm-hmm. no? Yung new performing arts center mm-hmm. at saka yung artist center na tinatawag. Mm-hmm. Wow, talagang exciting. Okay, so what would you consider naman yung mga pinaka-importanting milestones or wins for the CCP in recent memory? I would say yung kung milestones ay syempre yung pagkapanalo ng ang pinaka-recent siguro yung pag-inclusion mm-hmm. ng art and culture sa National Development Plan mm-hmm. ng current okay. administration mm-hmm. na nilagdaan mismo ng presidente at nakalagay mm-hmm. doon na kailangan kasama at essential ang art and culture sa development ng buong bansa, which has never happened before. And CCP was mm-hmm. part of the CCP group. Not and even during the time of the Marcoses na hindi naging wala ang during the Marcoses we had a patron in Imelda Marcos yes, pero hindi talaga nakasulat yun anywhere except mm-hmm. yung nilagdaan na pag-establish ng CCP mm-hmm. and yun lang I see tapos okay. ang next na nangyaring breakthrough ay yung nilagdaan naman ni Cory Aquino yung pagtatatag ng National Commission on Culture and the Arts okay. NCCA mm-hmm. so that mm-hmm. was a big breakthrough. Ito ngayon, yung pag-include na sa National Development Plan mismo mm-hmm. sa isang buong chapter sa National mm-hmm. Development ng bansa mm-hmm. which puts art and culture in the middle of the conversation tungkol sa development. Mm-hmm. No? Okay. At kasama ang CCP sa pagbubuo ng chapter na to. Mm-hmm. Which paves the way for many things. Mm-hmm. No? Isa yung pwede natin pagtingnan na yung pag-establish ng tinatawag natin na Ministry of Culture mm-hmm. na matagal na nating hinihintay. At saka syempre pag may Ministry of Culture ka na, ibig sabihin meron ng pondo yung mga artists natin at mm-hmm. mga groups na talaga mm-hmm. namang kailangan na mm-hmm. dahil sa laki ng kaating community. Mm-hmm. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa 50th anniversary celebration ng Cultural Center of the Philippines. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala.
Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines ang Carrillo Cart Project, isang venue grant exhibition ng artist at educator na si Mark Vincent P. Cosico na nagbukas noong August 22 at makikita hanggang October 27 sa Bulwagang Carlos V. Francisco. Ang mga obra ni Cosico ay batay sa Mobile Puppet Theater Cart o ang tinatawag na Carrillo na nagtataglay ng mga laruan, manika at puppets. Nagiging entablado rin ang mga ito para sa palabas ng ilaw at shadow play. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa CCP Visual Arts and Museum Division, Production and Exhibition Department, 832-3702, mag-email ccp.exhibits@gmail.com o bumisita sa website culturalcenter.gov.ph. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Kasama pa rin natin ang CCP Vice President and Artistic Director na si Ginoong Chris Millado. So Chris, it starts September 8th, yes, in a week. All the special activities to celebrate 50 years of the CCP. So run this all through. Okay. All the activities, yes, na pinaplano to celebrate this year-long golden year. Yes. Siyempre, mag-umpisa sa September 8. Alam nyo, hindi lang ang CCP mismo as an institution turns 50. Yung building turns 50 years old na dinisenyo ng ating pambansang alagad ng sining para sa arkitektura na si Leandro Locsin. Yes. So, sa ating batas, pag ang isang building na dinisenyo ng isang national artist ay turns 50, can be declared a national heritage site. Oh, wow. So, maglalagay tayo ng marker so this coming week, declaring the CCP na as a national heritage site. So, isa yon. Of course, followed to by then the following weeks, may CCP gala tayo na gagawin. We'll be inviting, of course, people and performers who figured in the artistic history of CCP to perform at the main stage. Okay. Kasama dito yung sa labas naman, meron tayong malaking installation na mangyayari sa facade at front rack. Tawag natin gininto ang sining. Ito yung collaboration between Toy Imaw na siyang visual artist into installation art, at saka yung ating folk artist na si Arwin Kiwa ng mga Pampanga Lantern Makers. So, okay, makikita ng ating publiko na punong-puno yung ating facade at saka ramp, saka may live performance dun sa ramp na free to the public. No, ang nakakatuwa dito ay yung ating mga specially designed lanterns ay ikikwento yung tatlong buod or core values ng CCP as an institution. Ito yung the true and the good and the beautiful, katotohanan, paghatid ng katotohanan, ng kagandahan sa sining, at saka kabutihan, or values. So, ikikwento yung tatlong core values na to through light and sound performance sa harap ng CCP. Free to the public. Okay. At nandun yun, araw-araw hanggang hopefully, masustay natin hanggang Disyembre. Kasabay din nito yung tinatawag natin na Manila International Performing Arts Summit. Ito ay talagang napakalaking gathering or pagtitipon ng mga executives sa arts, mga presidente at saka mga artistic directors ng mga major houses sa Asia Pacific. So, pupunta dito yung artistic director at saka CEO ng Sydney Opera House,
ng Melbourne Arts Center, ng West Kowloon District, Singapore Esplanade, no, itong mga major Asia-Pacific natin na performing arts houses, kasama yung mga impresarios at saka mga promoters, cultural promoters, na interesado sa ginagawa natin, magtitipon dito sa CCP para ma-witness yung ating celebration at saka mag-uusap-usap din kung ano ba ang talagang panibagong papel ng isang cultural institute tulad ng CCP at tulad ng iba pang mga institute sa iba't ibang bahagi ng mundo sa lipunan. Okay. Ito ang tinatawag natin na Conference of the Alliance of Asia, the Conference of the Association of Asia Pacific Performing Arts Centers, or APAC, no? Okay. So isa 'yon. Almost like dovetailing it is yung conference naman ng Federation of Asian Cultural Promoters. Ito naman yung mga leading promoters natin na gustong magtumingin sa ating mga ginagawa ng mga performing arts companies natin ng artists para dalhin naman nila sa mga international festivals sa Europe and Americas. So, mga leading promoters to na magkaroon sila ng conference. So, halos magkadugtong yan. Eh, sasakyan naman natin ng tinatawag natin ng Manila International Performing Arts Market naman. Ito naman yung pagkakataon nating lahat, no? Mga professional groups, as well as community groups, school-based groups, na magkaroon ng pagkakataon para ipamahagi kung anong ginagawa nila, yung the best offerings that they could do. And hopefully, they could tie in with these different presenters. And who knows, they might get booked not only locally, but internationally in festivals abroad. Okay. So, ang big breakthrough natin dito ay may collaboration tayo with the Department of Trade and Industry at saka Sept. At sila yung kakolaborate natin para gawing talagang malaki at saka very professional yung dating ng ating mga performing arts companies. And sigurado ako kasama yung Bali Manila dyan. Kasi kayo na yung doon sa ating tinatawag na performing International Performing Arts Summit. So ito for the month of September yun and ilo-launch din natin yung tinatawag natin na digital time capsule. Di ba naalala mo kung magtayo noon ng building ay nagbabakon tayo ng time capsule? At naglalagay ng kung ano-ano doon na kailangan na nating hanapin many years after. Ito ngayon nakakatawa dahil more than 50 years ago, may binaon silang time capsule. Ah, meron? Meron. Okay. Kasama sina Imelda noon nang nag-break ground. Nung 40th year, kailangan na nilang dapat hanapin at buksan ulit. Hindi na nila mahanap kung saan. Hala? Wala na nakaalala kung saan siya. Ang nakakaalala lang si Imelda. Okay. So, tinanong si Mrs. Marcos kung naalala niya kung saan. Sabi niya, nakatayo siya doon sa may main theater lobby ng CCP. Sabi niya, andyan yan. Tinuro niya yung front lawn. Eh, napakalapad ng front lawn. Oo, malaki-laki. Baka naman bungkalin lahat yan para mahanap. So, in short, hindi na nahanap. Hindi na mahanap. Hala, okay. So, ngayon sabi namin, meron na naman tayong mga tinatawag na digital. Baka maigigamitin natin yan. Gawin natin digital time capsule. At sa ganung paraan, maka-participate pang lahat. Tayo, may mga memory tayo na paganda out CCP. So, hindi lang konting objects, kundi marami na ang pwede nating ilagay na i-digitize. So, lahat-lahat may sarili ng memory doon sa time capsule na yan. Wow. So, i-launch natin yon this September at sa buong taon ay i-collect natin yung mga memories na yon. October naman, atin ang inagurahan yung ating Black Box Theater. So, itong Black Box natin. So, lahat ng sinabi mo, September pa lang yun. September pa lang yun. So, October na tayo ngayon. Sa October na tayo. Sa October. Nagugulat ako, wala kang kodigo sa harap mo. Sabi ko nga sa'yo, dalawang taon nang hindi. Sa October, yung inaugural season natin ng Black Box. Yung Black Box natin ay dinonate yan ng pinangalan natin after him. Pangalan niya ay Tanghalang Ignacio Jimenez after the very generous philanthropist na nagbigay sa atin ng Black Box na yan. Napakagandang theater yan dahil ang acoustics niya ay gawa pa ng isang leading acoustics company mula sa Japan at
tatawag dyan, black box, dahil marami kang pwedeng gawin. Mm. Experimental space siya, pwede siyang palibot, pwede siyang isang side na talagang traditional theater. So, parang ang mapapanood natin dyan, yung mga obrang mga may medyong makabago. No, ibig sabihin, may pagka-experimental ng konti. No? So, talaga, tawag natin for next generation, artists and next generation audiences ito. At, mag-break ground tayo sa ating bagong building naman, yung Artist Center. Nauumpisahan na yung construction ng Artist Center. Ang Artist Center naman, imagine mo ha, twice the size of our main building, CCP building. Wow! Saan naman ito ikakonstruct? Sa likod mismo, kung nasaan yung... Yung design center. Yes. So twice the size of the main building. And what is it, baka matutuwa ka, is just a complex of 40 rehearsal halls. Oh, wow. 40? 40. Wow. Now, so, merong wing for dance, merong rehearsal wing for theater, may rehearsal wing for music. Tapos, lahat ng rehearsal hall na yan ay customized para sa iba't ibang pangailangan ng produksyon. Kung opera man yan, na kailang malaki, or kung ballet man yan, or kung contemporary dance man yan, or musical, or maliit lang, lahat-lahat may sarili-sariling room na customized for the needs of its production. Ito ay sagot natin sa isang napakalaking pangangailangan ng ating artist community, no? Alam mo naman, kalat-kalat tayo, talagang nag-aagawan tayo ng space. At dahil doon, hindi nagkaroon ng pagkakataon na talagang yumabong at lalong maging makinis yung ating mga trabaho dahil hindi nagkaroon ng sapat na time para ma-develop ito. So hopefully, mapunuan ng Artist Center yung ganitong pangangailangan. Okay. So ito yung Artist Center. And then sa pagdating ng bagong taon, ang pinakamalaking we're looking forward to the International University Theater Festival. Dadating dito yung mga leading university theater companies from all over the world para dito gagawin yung conference nila sa CCP kasama yung kanilang mga theater group. So maraming mga theater productions na mangyayari. Atin din ilulunsan kung ewan ko narinig mo na yung ating Encyclopedia of Philippine Art, 12-volume encyclopedia. Nandun ka, siyempre. Salamat. Pero magkakaroon ka na rin, mahanap na rin nila yung entry ni Lisa Macuja, hindi lamang sa printed version, kundi meron na tayong digital version. Ibig sabihin online. Ang kung napansin mo, ang 12-volume encyclopedia, medyo mabigat yun dahil 12 volumes yun. Tsaka medyo mahal dahil printed nga. Gagawin natin accessible to all public schools and universities. Wow. For free. Wow. So, magiging libre ito para ma-access ng lahat ng ating mga Filipino students yung kaalaman ng sining at kultura. Online, pwede nila ma-access to their tablets, to their computers, yung hindi lang yung what's in the encyclopedia, kundi enhanced version. Merong audio, may AVP, audiovisual, nag-develop kami ng mga 360 na mga parang immersive material na ngayon, pag, kunyari, pag mag-research ka on architecture, pwede ka nang pumasok sa loob mismo ng heritage building yun at tumingin ng 360 para parang nasa loob ka nun. At marami pang ibang enhanced features yung ating digital version ng encyclopedia. Okay. Meron ding digital table na tinatawag na mahanap sa main theater. Okay. Ang digital table nito ay kung anong pinapanood mo kunyari na live performance sa loob ay nag-uusap doon sa digital table kung gusto mong malaman ng background ng sayaw, ng artist, and so on and so forth. So, itong tinatawag na you can go into deep dives. Yes. Hindi lang bilang panonood, kundi gusto mo pang mapunuan yung kaalaman mo sa pinanood mo. Yun yung connection. Maglulunsa din tayo ng ilang mga publications na concerning the anniversary. Genesis, mayroon tayong video almanac on music, theater, dance, visual arts sa lahat ng contribution ng CCP sa iba't ibang larangan ng singin for the past many years. So, ilan lang yun? At ginawa po yan lahat, walang kodigo.
So wait, there was this thing na there's 50 performances for 50 pesos? Yes. Ano yun? Yan yung ating offering for the whole year. Wow. There will be selected, yung ating publiko ay pwedeng manood ng libre sa CCP. Aha. So may mga 50 shows. Aha. Na pwede nilang panoorin completely free. Libre o piso? Libre. Libre? Oo, eh, ano tapos, 50 pesos? Yun, meron ding another set of shows okay. Na 50 peso lang yung tickets. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ibig sabihin ito yung paraan natin talagang na mas lalong maabot yung mas maraming manonood sa mm-hmm. CCP. Mm-hmm. So, all roads go to the CCP in the next year? Yes, and okay. Hindi lang ang isa pa naming hindi lang lahat ng mga celebration natin mangyayari sa CCP. Mm-hmm. Meron din tayong mga palabas na dadalhin mm-hmm. talaga sa region. Mm-hmm. Like for example, yung ating resident companies, magkaroon ng mga national tours at papanood mm-hmm. nila sa iba't ibang lungsod mm-hmm. ang mga trabaho ng ating resident companies. Okay. Wow. Sa dami ng mangyayari sa 50th anniversary, naubusan na tayo ng panahon. Pero Chris, I'm sure kahit, you know, sa dami ng nangyayari ngayon na pagbabago sa CCP and this whole celebration, I'm sure you still have a wish list. Ano yung nandun sa top ng wish list mo for the CCP? Well, sa top ng wish list ko ay sana talagang yung mag-blossom mm-hmm. yung buong complex mm-hmm. as hindi lamang yung main building, hindi mm-hmm. lamang yung black box at mm-hmm. tinatayo na dalawang bagong building, kundi isang buong complex na kasi we sit on a 50-hectare lot mm-hmm. Property. Yung tinatawag natin na it becomes an art and culture district mm-hmm. na binubuo ng maraming iba-ibang meron mm-hmm. tayong performing arts complex dyan, meron mm-hmm. tayong cineplex, meron tayong bagong museum, mm-hmm. meron tayong gardens mm-hmm. na magaganda, meron mm-hmm. tayong creative hub. Mm-hmm. No, kasi ito yung pinaka-panaginip mm-hmm. ng lahat. At saka, nakapalibot nun, ito talaga yung panaginip, ay yung mga private businesses mm-hmm. na sumusuporta yes. uh-huh. sa sining at kultura. Uh-huh. At dahil doon, lalong yumayabong yung trabaho ng ating mga artists mm-hmm. at talaga masasabi natin meron tayong concrete contribution sa development ng ating mm-hmm. buong bansa. Okay. Sana talagang mangyari yan. At sana maabutan pa natin. I know. Oo. Kung hindi man. Meron na tayong mga senior citizen discount. Oo nga. Chris, maraming salamat sa pagbisita mo dito sa Thank Art you. To Art. And of course, and hope to see you not only in one but in all of the activities as a performer, as a guest. Remember, first artist in residence of the CCP. So, dapat nandun ako. Okay. I will be there. And of course, you know, congratulations. Mga kaibigan, sana supportahan po natin ang 50th anniversary ng CCP. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.